Lumalabas sa mga balita na di man may plano si Pangulong Hoding Jr. na ipatumbang ilang miyembro ng militar at pulisya na tinaguri ang men in uniform. Ayon sa mga ulat, mayon natanggap na impormasyon ng ilang general na nagdulot ng pagkabahala at galit sa kanilang hanay. Ang mga impormasyong ito ay tinuturing nilang seryosong bansa sa kanilang buhay at seguridad ng buong organisasyon. Bilang tugon, agad na nagpulong ang mga general upang talakayin ang sitwasyon at ng mga posibleng hakbang na kanilang gagawin. Ayon sa ilang mapagkakatiwala ang source, ang mga general ay hindi natuwa sa umunay plano ng administrasyon at nagbabala na maaaring magkaroon ito ng malaking epekto sa tiwala ng militar at polisiya sa pamahalaan. Patuloy ang kanilang imbisigasyon sa pagkalat ng naturang impormasyon at inaasahang maglalabas ng pahayag sa mga susunod na araw. Sa kabila ng mga lumalabas na balita, nananatili namang tahimik ang Malacañang tungkol sa issue. Wala pang opisyal na pahayag mula kay Pangulong Kuting o sa kanyang mga tagapagsalita hinggil sa usapin ito. Ang mga general at iba pang mga opisyal ng militar ay umaasa na magbibigay linaw ang pamahalaan upang maiwasan ang lumalalang tensyon sa pagitan ng administrasyon at ng mga men in uniform. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na pangyayari at mag-uulat kami ng mga karagdagang detalye. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Muntik na ako magkaroon eh. Tinanggihan ko lang eh. Mag-aral daw ako ng helicopter o kaya ng fixed wing. Tinatanong ako ng commanding general ng army. After my stint ba? Sabi ko, wag na sir. Bigay niyo lang sa kay Palabrika, yung kasama kong isang aide. Umid general, no? Sa si Monet Palabrika. Sabi ko, yoko na ng tama na. Ano pa ang aking gustong sabihin? So there are 750 bases abroad estimated, 300 are in Asia, so mahirap targetin 'yon. The Americas will not allow na mayari ang bases nila sa Pilipinas. Lalo na 'yung nasa Japan, 'di ba? Tsaka sa South Korea, tsaka sa Taiwan. Papayag ba US na upakan 'yon ng China? At tsaka pagdating ng upakan, hindi ba kasama sa listahan din 'yon? Siyempre kasama. Alam niyo ba kung ilan yung bases sa sa Japan alone? Ewan ko, hindi ko alam eh. Ito. Ay, ako. Sa Middle East pala, dami rin yung bases ha. No? 8 sa Iraq, Oman, 6, UAE, 3, no, Bahrain, 13, hanip ano, Kuwait, 10, Saudi Arabia, 10, Syria, 4, Jordan, 2, antindi. Kaya hindi pwedeng hindi rin upakan yan ng China. Kasi makakaupak yan eh. Ang mga missile 5,000, 7,000 na anong layo eh, no? Na around the world kaya. So anywhere, pwedeng mag-project ang power ng ang US. So with all these 750 bases, China has to eliminate all of them. Plus the 500 bases ng America. 750 offshore, 500 sa US. Ilan ang kailangan? 700, 500. Kung perfect at hindi ma-intercept, 1,250. Ilan ang missiles ng China? 500. Ano yung dinadrive at ko? With 500 missiles to date ng China na gusto niyang maging 1.5. Kaya pala gusto maging 1.5. 750 plus 500 is 1,250. Upakan niya ang isa, yari siya. Uulanin siya ng 5,000. Brum! 5,000, land base yun.
eh paano yung mga nasa nuclear? No, 1,700, di ba? We are safer with American bases here. That is my conclusion. That is my thinking. Yung mga naniniwala sa narrative ng China, bawala kayo, matakot kayo ang gusto nyo. Ako, ang kwento ko para sa mga taga-FGF at para doon sa naniniwala, Filipino people, mga kabrigada, we are better off. We are so much safer with the American bases here, with the EDCA bases. It puts you in such a situation na given yung satellite point of view, China has to contend with 1,250 bases globally if it decides to go to war. Russia, na strong na ally ng China, 5,000 na missiles, uupakan naman ng other countries, di ba? And may katapat din ng mga submarine at aircraft carrier na pwedeng upakan siya with precision. With precision. Kaya nga kung titingnan mo, you have to look at the global alliances para maintindihan ninyo, para ang pakiramdam hindi pa pala. Oh, kasi kaya nga the more it will become now a conventional type na warfare, paramihan invasion, yun yung ano, paramihan, yun yung dating. Ngayon pwede ako mali, pero hintayin natin kung sino ang tama. Hintayin natin. Basta sa akin, the same principle, bayanihan. We have adopted that principle, bayanihan, voluntarism. Yung alliances na yan, voluntarism din eh. Magtulungan tayo. Yung ano meron ka, ano meron ko, ano meron. Ano yung offer ng Pilipinas? Manpower. AFP, huwag kayong mahiya. Sabihin nyo, yung katotohanan, yun eh. When our allies can offer a lot of military equipment and hardware that will be able to strike at the enemy, we cannot offer so much. Why? Because nakaraan ng mga taon, puta, pinabayaan tayo. Hindi yun ang focus. Ang focus, internal security. Kaya nga buhos lahat sa army, sa ground units, sa SOT, sa mga ganyan ba. Eh di Duterte time nga, bus pa sa NTFL kak eh. Di ba? So, yun yung focus. Hindi mo ma... Kumbaga sa ano, yun yung dikta ng panahon eh. Eh, konti lang yung budget natin eh. Akala nyo 5 trillion laki-laki. Hindi, compare nyo sa ibang bansa. Again, satellite point of view. Oh, ang mali is yung appreciation ng malayong pananaw. Yung malayong vision para sa bansa natin. Eh, may corruption pa tayo. Eh, kaya nga, patay. Kangkungan tayo. So, what can we offer given these alliances na baka di tayo isama? Baka di tayo pwede makasama? What we offered is a place for bases para makompleto yung island chain. Isa yon. Kaya, AFP, yun na sabihin nyo. Mahalaga tayo sa defense ng buong mundo. Kung sakali maging aggressive masyado yung China, kino-contain natin. At magbe-benefit tayo, hindi lang tayo, magbe-benefit ang Japan, ang Taiwan, ang South Korea, ang US, everyone in the world. Because doon dumadaan, sa strait na yan, Malacca, tsaka doon sa ibabaw, sa may strait ng, sa may Babuyan, in between Taiwan and the Philippines, eh, yung trade ng buong mundo, ang ruta. So, kung kinontrol yan ng China na, sino ka? Kung kumpiskay namin yung Navy mo, iboboard ka namin. Putya, sino ba kayo? Kunwari, siya ngayon yung polis na ng buong mundo. Yun ang ayaw bitawan na Amerika. Kaya nga kailangan niya ngayon ng dream team niya.
Ano yung papel natin? Bases, doon tayo. Bases, tao, doon tayo. Kaya nga may interoperability, kaya nga may balikatan, tinuturuan na tayo ngayon. Parang Ukraine, ang pangamba ng mga tao. Magagayser tayo sa Ukraine. Ay, nako, wag sana. Wag sana, di ba? Wag sana. Ang pinakaano dyan, wag sanang Zelensky, si BBM, na bigyan ng 400 billion, eh, binulsa. Ay, nako po tayo ng mga politiko. Pero pagkalma ano yan, sige lang, may pagkakataon kayo magbago kayong lahat ng politiko ng Pilipinas. May pagkakataon kayo magbago. Pag-igihan ninyo. Pero pagka dumating yung panahon, there will always be time for reckoning. Yun yung masasabi ko lang. Okay, so, again, stress ko ha. Okay, yung pangambahan, we are safer. AFP, pakisabi nga, we are safer with the bases. Oh, wag kayong mag-alala sa backlash eh. Ano bang iharap ng 12 na fighter sa 1,200? Aber, sino ba mas marunong sa AFP? Mga eksperto. Eh, nakatikim na ba ng mga bala yung mga eksperto na yan? Na kung kontra kaliwa kanan, eh nagkakapikap yan sa Manila Hotel para kausap ng mga incheck at para madikta ko ano sasabihin. O yung iba naman, masyadong doomsday ang analysis. Nakawawa tayo. Teka muna, eh wala mga experience ng makipagbakbakan eh. Let the military men, let the armed forces decide kung ano yung tama because they are more in a position to know and to do something regarding how they will be able to ensure na magawa yung mandate nila in defending the country. And if kung kinakailangan magkaroon ng alliances, okay, happy ako. Gawin natin. Yun, ginagawa na. Oh, happy ako. Di ba? Para kung may ganyang magka-body-body. Oh, pwede ba? Murahan mo na lang yung aeroplano. Bibili kami, 100. Oh, kasi yung Congress natin, natauhan, yung Senate, sige, bigyan natin 1 trillion. O, di mag-shopping na yung AFP. Pero baguhin din natin yung thinking. Huwag masyadong ground muna. Priority, Air Force, Navy. No? Air Force, Navy. I think, Air Force muna, then Navy in that order. Kasi Navy, barko-barko, Air Force, andun si ibabaw, ang laki ng coverage. Mag-fuel, mag-refuel ka by air, mas malayo yung coverage mo. Okay? Ngayon, kung ano, pondohan natin muna. Siguraduhin muna natin na may capability tayo kahit sa isa. Air Force, kunyari. Buhusan natin, kunyari, na we can have 200 na fighters. Top of the line, fighters. Or we can arrange a government to government, so that we can produce the fighters here. Luzon, besides Mindanao. Huwag niyong ilagay sa isang basket. Ganun din yung mga barel, bala, etc., barko. Luzon, besides Mindanao, para may makinabang taga-Luzon, may makinabang taga-Bisayas, taga-Mindanao. Boost nyo na muna sa isa para makatayo. Hindi yung a bit of everything, bili ka dito, tanke, 50 caliber mount, o kaya 20mm, tapos bili ka ng helmet, bili ka ng radyo, bili ka, hanip yan. Bili ka ng barko, 2 prige, bili ka ng 12. Pwede ba, una, buusan nyo ng bunk muna na. Air Force muna, para powerful yung ano natin. Then Navy. Yung Navy, ang buhusan nyo, yung shipbuilding, yung capacity. So that every year, produce, gawa kayo ng gawa ng patrol craft na may missile, defense capability. O, di ba? Imagine dyan, kung ginagawa mo sarili mong, Luzon, Visayas, Mindanao, gumagawa ka, ayun na. You start thinking of naming, how you name yung ano natin, di yung mga, diba? Ewan ko ba? Well, anyway, pero kung huwag yung isipin AFP na 40, na yun lang ang kaya. Hindi, banatan nyo kagad ng 200. 200.
para pagka pinagsama-sama ngayon yung Japan, Taiwan, South Korea, ano, Australia, etc. 1,000 na agad yun. Oh. O di may papel tayo. Hindi yung tayong basa-basa water boy lang at saka manpower lang pa. Hindi ha, magpadala. Magbigay nga ako aeroplano eh. O magpadala kayo ng ano. Ilan ang padala mo? 100,000 tayo. O sige. Hindi yung magpadala ang Pilipino ng 5,000,000. Gago ba kayo? Hindi ganun ha. Na yung makakapag ano tayo, negotiate sa ating mga basketball team. Okay, so sagutin ko naman yung ano yun, mas maraming salamat ha, mahaba na yung ano ng tindahan. Yun nga, magdabuti na naman dalawang ko. Alvin Banson, good evening, Commander Dato, sir. Maganda po paliwanag nyo sa nakaraan about China and Philippines, kinumpara nyo sa subdivision. Always watching. Wait, thank you ha, from Sulat, Eastern Samar po. O, di ba liwanag ano? Ang liwanag kasi nangyayari sa atin. Yung makaaway mo yung kapitbahay na balasubas. No? Nakala niyan, tama siya. Akala natin, tama natin. Pero hindi natin alam ngayon, sino yung tama. Dinaan natin sa barangayan. Eh, hindi pumunta ang gago. Eh, tayo kinatigan ng barangay kasi tayo nadinig eh. At may pinakita tayong mga mapa. Pinakita natin yung titulo natin, yung tapat natin, tapat mo, linis mo, yung activity natin, picture-picture ka, nandun na tayo. Ito, hindi nagpadala. Oh. Talaga. Tapos ngayon tayo pinampihan. Ngayon, binuburus ko tayo. Kaya ang daling maintindihan eh. Kasi nangyayari sa araw-araw natin. Eh, pero ang ibang Pilipino kasi hindi pa naintindihan. Kaya nakakainis. Japan has 120 bases. Ito yung sasabihin ko sana kanina. 120 bases. Sa tingin nyo, ilan ang target ng China dyan? No, 120 bases. Mantalang tayo. Sabi ni Aimee, 17. O sinunay ng ano, lapit-lapit ang Japan sa China, Diyos ko. O eh kung meron dyan mga missile site na, boom, psh, no, yun na. O hindi kaya, ano, eh kahit ihinang hapon eh, aabot dyan sa China eh, oh, lapit na oh, 120 bases. Tapos nun, 53,000 yung Amerikano. Ngoy, grabe ah. Will the Americans allow 53,000 mayari? Ay, mahirap noon. Mawawala yung suporta ng mainland USA. Vietnam, 25,000 Americans killed in action. 25,000. Sumurrender na yung nation. Ayaw na ng gera. Ito, 53,000 sa tingin nyo? Pagka ito niyari ng China. Kaya nga, America will not allow na mawala itong 53,000 na ito, nang basta-basta. Kaya nga, Pilipinas, we are safer when there are Americans here. Punoyin nyo, sige, halika, punta kayo. At saka yung mga sweldo nyan, gagastusin lang yan sa mga club namin. Dito kayo, dito, punta kayo. We are safer when there are American troops. Because ang pananaw nila, mas unay naman nilang depensahan yung American troops at saka yung kanilang mga hardware equipment nila. We are safer with the bases. Yun yung pananaw ko. Okay. Korea, 70 bases. Grabe. 26,000 troops. Hanip, ano? Ang galing, ha? Kaya nga, Pilipinas, huwag kayo natatakot ano, sa mga banat ng ano, eh. Banat ng China. Mga narrative. Maling-mali, eh. Okay. So, maraming salamat, Alvin, ha? Banson, thank you. No, Jeff and team, magandang gabi po, Commander Dal, magandang gabi. Marptech 24, maraming magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, maraming salamat. Leonora Vaga, hello po. Sir Dado, God bless you always, maraming salamat. Jose Benito, General Jose Benito. Upgraded membership to Pinoy Survivor, loyal fan. Uy, thank you, ha? Thank you. Thank you, Joe, maraming salamat. He's a loyal fan. Thank you for joining, ha. How to join, yung gusto mong mag-support. Guys, sa FGF, ganun din. I-search nyo FGF, tapos nun, boom. May nakalagay doon, join. Pindutin nyo, litaw yung 5 levels, and then pili kayo kung ano yung option gusto nyo. Huwag nyo namang pigain yung ano ninyo, yung sarili ninyo. Voluntary naman yan. Pero much appreciated yung tulong ninyo to get me going. Yung mga ano, yung nagkwento na may nagtanong nga pala, baka makaligtaan ko. May nagsabi na, ay,
ito, mga comment, no? Jeffrey Salom, I respect you so much, Kapdado, mga makabagong general. Maraming salamat, Jeffrey. Nabasa ko naman kanina yun. Commander Dado, ang ganda ng vlog explanation. I agree. Dapat talaga huwag tayong mag-trust sa Chinese Communist Party. They are a demon group. Correct, sinabi mo kanina, no? Maraming Chinese people ang naghirap dahil sa CCP. Agree. A lot of PLA generals are scared to rumble with US military. Agree. Kaya nga, we are safer eh. Kasi, ang iniisip nyo, ang iniisip ng iba sa atin, bumper to bumper. No? Pero pagka nag Eagle's Eye View, helicopters view ka na lang nga eh, makita mo, hindi lang yung sitwasyon ng bansa natin. 1.4 billion do you think Chinese people are loyal to the Communist Party, to presidency? Of course not. Eh, 119 million Filipinos, how many are loyal to BBM? Di ba? How many are loyal to Duterte? How many are silent majority? How many are neutral? So, dun sa US, how many are loyal to Biden? How many are now loyal to Trump? Looks like Trump will win the elections. And ako mismo, I like Trump to win. Why? Because pragmatic yung tao eh. Nag-iisip, hindi kagaya yung dito, nadidiktahan eh. Ng mga gustong kumita na mga defense people, no? Gustong kumita ng pera kasi nagsusupply US ng mga baril, bala, everything. Di ba? Kaya kailangan niyang proxy. Kaya, kung titignan mong, again, bumper to bumper, ganun lang Amerika, eh talaga magalit ka sa Amerika. Pero kung maglalayo ka ng pananaw at mag-satellite view ka, makita mo, it's not all bad. You need their technology, you need their firepower to duplicate ours. And the AFP is doing it right. Sorry to sa mga ayaw, maniwala, the AFP is doing it right. Congratulations, mga kabalyero. You are doing it right. Why? Because you are able to project na teka muna, ha? Inchik beho, teka muna. Hindi mo ba nakikita yung mga kasama ko? Upakang ka namin, kahit 12 lang ang ating fighter, FA-50 pa. Kahit zero ang ating aircraft carrier, meron tayong naka-standby na 5. Sipin mo yun. Kahit zero ang submarine natin, meron tayong 17 na nuclear submarine, courtesy of America. Grabe, di ba? Because we are able to project power even if we do not have it because of the alliances. We are safer. And China is mad, galit, pikon. Sige, makapikon kayo, baka gusto nyo makatikim. Di ba? We will become unsafe. Yan, ito ha. Helicopter view. Satellite view. It becomes unsafe when their missile strength reaches striking capability. Meaning to say, 1:1, 750, 500, 1250. Pag umabot sila ng mga 1.5, merong margin of error, merong ma-intercept ang Amerika, in a few years, China would have developed 1,500 nuclear warheads. Intercontinental ballistic missile. How many submarines na meron ding capability na ganun? But at the same time, give it 5 years from now or 10 years from now, America has developed in full service yung kanyang laser. Mounted sa mga barko niya, mounted sa mga eroplano niya, mounted sa mga bases niya. Wow! Hindi lang naman China nagde-develop, di ba? Pati US. That's why tayo na ang budget natin is how many billion of pesos? 200 billion pesos or that divided by mga 2 million dollars, no? Ganun ba? 2 billion dollars? Mga ganun, thereabouts, 5 billion dollars ba? 5 billion dollars. Para sigurado, sige. AFP budget. Ah.
Philippines annual military, defense budget. Para sigurado. Magkano? Ayun, bagal eh. Ay, sumagot. So, ito muna. Habang nag-iisip, na kaya nga yung maraming PLA generals ang natatakot to rumble with US military. I myself know that China CCP won't win war with US. Ang isang bully ay mahina, kinakaya lang ang alam nilang mahina na takot lumaban. And we, many of us have experience na sa eskwelahan, binubuli ka lang kasi duwag yan. Binubuli ka lang para pinoproject niya para maunahan ka ng takot. And yun ang ginagawa ng China sa Pilipinas. O, teka muna, hindi na kami ganyan. O, kaya, in-explain ko na lubayan na lang natin yung bumper to bumper. Isipin lang natin yung malakihan na punto de vista. Kaya, magtiwala kayo sa ihipin ninyo, alam ang ginagawa. Yung mga narrative na binabatikos yung AFP natin para mawalan kayo ng gana sa AFP, para hindi nyo isipin na gusto nyo nga palitan yung general, di ba? Palitan si Gibo, etc., etc. Kasama sa lahat ng narrative yon. Para, bakit nagkakaroon ng salitang palitan? Kasi nga nasasaktan ang AFP, ang China. Kasi magagaling yung mga tao. Pero ang narrative, palitan kasi tanga si Gibo. Palitan kasi hindi alam ang ginagawa ni Browner. Palitan kasi ganito ganyan. Tanga. You have to look at it from, teka muna, bakit ganito yung balita? Bakit ganon? Eh, paano yung mga veterano naman to? Paano yung marurunong ito? Eh, bakit parang lumalabas tamukyo? Kaya nga, you have to look at it, understand it in a different perspective so that you will not end up na maraming kaaway at kayo pa ang bobo. kayo pa yung ano, alam ko rin na hindi papayag ang Japan na ma-invade tayo ng China. Correct? Kasi noon pa man, dream na ng China na masakop ang Japan. Ang Vietnam, mga dating kakampi ng China during Vietnam War, para ngayon, pinapalagan na sila ng Vietnamese. Ngayon, ang narrative. Never before in the history of China did it invade any country. Agree! 100%! Very true! But, itong sagot ko, you cannot use the history of China to declare that it will never invade a country. Because at that time, in the past years ng China, in its entire history, it did not invade anyone. Ang China ang ini-invade. Hindi niya kaya militarily. That led them into thinking na we better do something. Kaya tama naman yung ginawa ng PLA, ng mga in-check na leadership na we have to build up our capability, defense capability, para hindi na tayo malusob. E nasobrahan eh. Ngayong malakas na sila, pinaka number one navy in the world in terms of barko, eh gusto pa nilang angkinin yung buong dagat. Teka muna, hindi lang inyo yan. Hindi. Indisputable sovereignty based on history. Tarantado pala kayo eh. O, di ba? Eh kaya tayo ngayon yung mahina. Sila nag-build up. Eh kurakot sa atin eh, kurap eh. Wala nang pananaw na malayo, punto de vista ang mga politiko natin. Bulsa nila iniisip, mga babae nila, yung mga ano nila, binabahay, etc., etc. Mga walang niya eh. Tapos ngayon, ang nangyari ngayon, tayo na iwanan. Di ba? Pero may pagkakataon pa. May pagkakataon pang ayusin natin to, no? Pagkakataon pa. So let's first look at it na, let's organize to protect our families. The real Filipinos. Yun na muna. Let's support each other. Magpakatingting muna tayo. No? And then, later on, we flex.
what we have. Yun na muna. Ngayon, kung magkagera, that in itself, ang tingin ko, is a blessing. Isipin niyo yan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!